Propose algorithm all the necessary materials such as baby clothes, bimpo, thermometer, baby bath soap and baby shampoo unscented, and then cotton buds, assuming that this is baby oil, and then towel. Tengi ako ng towels. Cotton balls. And then, first, hindi ko na kailangan mag-wash ng hands kasi magpapaligod naman na tayo ng baby. And then, kitchen is the most accessible area of the house. Bakit? Meron ng a sink na pwedeng maging baby bathtub ni baby, and then water. Andun na lahat. Okay? And then, check the baby's temperature. Okay, kung wala namang lagnat si baby, patuloy tayo sa pagpapaligo. Okay, undress the baby. Sino ba yung may mga anak na dito? Lahat kayo. Tapos ako, wala na gagawin mo ako dito. Apply baby oil sa dibdib and then sa ulo to keep the body's temperature of the baby. Okay. Next, clean the eyes using the cotton balls. I-soak lang natin siya sa water. Warm water, okay? Inner to outer cantus, discard, tapon. And another cotton ball. Inner to outer cantus, discard. Get another cotton ball para malinisan natin yung mukha ni baby. Okay, sa paglinis ng mukha ni baby, meron tayong 4 kinds of stroke. Okay, the S stroke, E stroke, AA stroke, and then ZZ stroke. Inulit ko siya kasi kabilaan yung gagawin natin. Okay, S stroke from forehead and then papunta sa cheeks. Ilalim ng ilong, ilalim ng tenga, baba. S, kabilang side naman. Noo, isne, ilalim ng ilong, ilalim ng tenga, baba. S, stroke. And then AA stroke. Forehead, inner cantus, gilid ng ilong, papunta sa baba, lee. Okay, kabilang side. Noo, inner cantus, gilid ng ilong, papunta sa baba, lee. Meron pa. Pag-ganan pa lang yung nagagawa natin. Okay, and then sa kabilang butas ng ilong, papunta sa pisngi, sa ilalim ng tenga. Tapon. Next, lalim ng ilong, pisngi, lalim ng tenga, tapon. AA stroke. E-stroke, mag-form ka lang ng E, and then that's it. Kabila, E. Okay, ZZ stroke, gawa ka lang din ng Z, na O, inner cantus, kawaba, lalim ng ilong, and then Z. Okay, kabila din, ganun lang siya, Z. Okay, pero sa assessment, ay explain nyo kay assessor. Meron po tayong 4 kinds of stroke para lumisin yung mukha ni baby, pero isa lang ang gagamitin ko. Okay, pili kayo doon kung anong mas madali sa inyo yun ang gagamitin nyo. Okay? Pagtapos, linisan yung mukha ni baby. Kunin si baby. Using the football hold. Football hold. Thumb over the ears. Yung point finger sa ulo, and then yung middle finger sa ears. Ulit. Naka-cover. And then, yung basin natin, may water na, assuming na may water, hanggang 3/4, okay, ng, baby bathtub natin, or hanggang umabot sa kids ng baby. Okay, ang temperature, 36.5 to 37.5.
Okay? Assuming na may water na to, basahin. Ulo ni baby. Get soap. Shampoo. Abulain sa kamay. And then, anlaw. Okay, o kaya ito pang anlaw. May water dito, same temperature. Anlaw. Then, balik dito. Check the nappy soil. Or kung may pupo, o kung puno-puno na. Kung may pupo, before marine milk care, pwedeng wipes, pwedeng dito na rin, diretso. Okay? Kung wala naman siyang pupo, kunin na natin sa baby. Using the semi-upright position. Okay, pasayin si baby. And then, sabon. Okay, yung creases, yung singit-singit, lalo pag mataba si baby, unahin na natin yon. At ang muling sasabunan natin, yung kamay. Dahil nagtatumbs up si baby or baka masugo niya. Okay, sa likod. Okay, sabon, 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 sabon. Ngayon, lipat natin siya sa kabila. Assuming na malaki ito. And then, una nating anlawan si kamay. Okay. Anlaw. Likod. Anlaw. Punin ko si baby. Habang hawa ko si baby, tanggalin ko to. And then, get the pamunas. Okay, ngayon, ask permission sa patient. Ma'am, pwede ko bang bigyan ng massage si baby? Pag pumayag yung, ano nyo, yung mother niya, okay, okay daw, bigyan ko ng massage si baby. I can offer I love you massage. Hi, buhay pataas, and then form ng heart, and then you. Okay? I love you. Or pwede pakpak ng butterfly. Pakpak ng butterfly, and then squeeze the baby shoulder. Tapos na, lipat ko si baby. Nahanda ko na yung damit niya para hindi hassle. Lipat ko dito si baby. Tapos,
tawag dito is water fall. Pwede paharap para pag ginawa niyo si baby, hindi na ganun matatanggal. At pwede patalikod. Kaya lang, rabi siyang malalaglang. Kaya mas prefer ko palagay sa harap. Then after nyan, pwede natin ilagay si baby sa crib. Or bigay natin kung kami naman kay mother na since tapos naman na siya maligo. Then, linisin natin yung materials na ginamit natin. Linis lang. And then, syempre, document the procedure. Hindi nyo na kailangan kabugos ng kamay since malinis na kayo.